Bukod sa mga mambabatas, may ilang kasalukuyan at dating lokal na opisyal ang nadadawit din sa 10 billion peso pork barrel scam. Ang hinihiraw nilang pondo sa Department of Agriculture dumaan sa kumpanya ni Janet Napoles. Si Napoles naman nagsampa na ng kaso laban sa aniyay naninira lang daw sa kanya. Makibalita tayo kay Cherry sa pagtalunan ng GMA Bicol. Apat-apat na alkalde sa iba't ibang lugar sa bansa ang nadadawit na rin sa 10 billion peso pork barrel scam. Ayon sa whistleblower na si Eddie Badeo, sila raw ang sumulat sa Department of Agriculture noong 2006 hanggang 2007 para humiling ng tig 5 milyong pisong pondo. Gagamitin daw sana ito sa pagbili ng gamit sa pagsasaka at livelihood programs. Pero hindi raw nakarating sa DA ang mga sulat. Ayon sa sinumpaang salaysay ng fashion designer na si Badeo sa NBI, siya ang nangolekta ng sulat sa mga alkalde. Idineretso daw niya ang mga ito sa tanggapan ni Janet Nim Napoles, ang utak umano sa PDAF scam. Kliyente raw niya si Napoles noon kaya siya nagkaroon ng connection dito. Bagamat hindi naman na idetalya ni Badeo kung paano na-release ang pondo, sinabi niya na napunta raw ito kay Napoles at wala umanong natanggap ang mga alkalde. Kabilang raw sa mga sumulat sa DA ang anim na dating mayor sa Camarines Sur. Wala pa silang pahayag sa ngayon. Kasama rin si former Mayor Karina Flores ng Oton, Iloilo sa mga sumulat base sa ulat ng Philippine Daily Inquirer. Pero itinanggi ito ni Flores. I hope hindi ka mo magpatipati, kung may aragid man, kay hindi gid man ma-avoid. There will be intrigue, especially ang mga kontra sa politika. Ayon naman kay dating Agriculture Secretary Arthur Yap, hindi na niya matandaan kung may natanggap siya noong mga sulat mula sa mga mayor. Wala rin daw siyang matandaang ni-release na pondo sa mga mayor. Itinanggi rin niyang kilala niya si Napoles. Ayon naman sa kampo ni Napoles, hindi dapat paniwalaan si Badeo. He was supposed to deliver uniforms and that he was advanced the amount of 1 million pesos na hindi niya binayaran. As a matter of fact, we are already preparing a complaint for collection and estafa against him. Nagsampa ang kampo ni Napoles ng 8 kaso ng perjury, estafa, libel at disbarment case laban sa mga nag-aakusa raw sa kanya. Bukod sa pagkakadawit sa paghingi umano ng milyong-milyong pondo sa DA, ibinunyag din ng mga whistleblower na may kalahating bilyong pisong savings si Napoles sa Armed Forces and Police Savings and Loan Association Incorporated. Kooperatiba ito para sa mga miyembro at kaanak ng mga sundalo at pulis. Ginamit umano ni Napoles ang pangalan ng kanyang mga kasambahay at kaibigan para makagawa ng hanggang 15 dummy accounts. Hinamon naman ng kampo ni Napoles na maglabas ng ebidensya ang mga nag-aakusa sa kanya. Siya rin sa pagtalunan, nagbabalita, Pilipinas.